na-approve na mga kababayan by the super majority ng Senado yung Maharlika fund. Sirisa lang mga kababayan yung Kita na ninyo? Kala ko dalawa yung mag-re-register ng no vote. Yun pala, inabandon pa ni Coco Pimentel si Risa Ontiveros. Naiwang mag-isa si Risa. Pati yung mga dating dilawang senador, mga kababayan, dilawan pa rin, kaya lang bumaliktan na lahat. Ayun, bumoto mga kababayan sa Maharlika Fund. But before kong ibigay sa inyo yung detalye ng butuhan mga kababayan, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. And wag na ninyo po na i-skip yung ating mga commercial ads para idagdag natin sa investment sa Maharlika. Umalis na lang po si Coco Pimentel. Wala man mangyayari sa pagkontra ninyo. Yung mga dati ninyong kasama, kumbinsido na. Si Joel Villanueva, si Alan Peter Cayetano, si Pia Cayetano. So tama yung sabi ng mga senador, majority of the senators. Let us give it a chance. Bigyan natin ng pagkakataon yung Maharlika Fund. Kasi sa pananaw ng ating Pangulong Bongbong Marcos at sa kanyang mga economic managers, laking tulong po ito para ma-finance yung ating mga big ticket project sa ating bansa. O ngayon, yung Kongreso mga kababayan, inadapt na lang yung version ng Senado. So sabi dito sa balita, Maharlika Bill goes to Palace for signature na lang po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito siya yung balita. Galing po mga kababayan sa Manila Standard, i-share ko po sa inyo yung kwento. At ibigay ko sa inyo, sino yung mga bumoto? 1911 po siya. 19 senators voted in favor of the Maharlika Fund Bill. Tapos, isang no, si Risa man lang po yung nag-no. Si Coco, mga kababayan, hindi na bumoto. Talo nga eh. Talo man lang niya, hindi na lang ako niya boboto. Parehas man lang niya yung epekto niyan. Tapos isang nag-abstain, si Nancy Binay. So sabi rito sa balita, the enrolled copy of the Maharlika Investment Fund, MIF, will be transmitted to the palace for signing by President Ferdinand Marcos Jr. after both houses of Congress adopted a bicameral conference committee report. Sabi po ni Senate President Juan Miguel Zubiri kahapon after or following more than 12 hours of deliberation, kasi kailangan maihabol ito before the SONA, mga kababayan, mapirmahan na ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Mr. Maravilla sa niya, parang nakamayan mo yung ating Pangulo. Hindi ko man po yun, wala man plano nun. Nandito tayo sa Alba, biglang may tumawag po sa palasyo. What? Mr. Maravilla sa niya, pinapatawag ka rito. Kala ko nga, mga kababayan, kala ko, prank. Sabi ko, sino to? Palasyo niya to? Ayun, buti na lang, may nasakyan pa kami ni Mrs. na aeroplano. Buti hindi pa punuan, mga kababayan. Hindi man season ng maraming pasahero, bakasyonista. Normal, ordinary days lang po. Kaya nakakuha pa tayo ng ticket. Balikan lang po. Matapos yung activity doon sa Palasyo Malacañang, kung saan na imbita tayo at
nakipagkamay man lang sa ating Pangulong Bongbong Marcos siyempre. Uwi na tayo rito. Kasi marami din tayong ginagawa. Busy people. What? So sabi rito mga kababayan sa balita, in a 20-minute meeting of the bicameral conference committee in the Polo Club sa Makati City mga kababayan, the House adopted the Senate version. Inadapt na lang yung version ng Senado para wala nang masyadong debate. Negating the need to reconcile the disagreeing provisions of the two versions. Ngayon, yung ating Pangulong Bongbong Marcos na na-close encounter natin kahapon, poging-pogi yung ating Pangulo. Fresh na ang mga kamayan natin. What? Di ba? Assure the public that the government would not use state pension funds. Wala, hindi gagamitin po. Nag-recycle na naman ng mga balita yung mga totoong purveyors ng fake news. Pinalitaw na naman yung issue, nagagamitin na niya yung pension fund, yung SSSGSIS. Matagal na yon na inalis mga kababayan, hindi po huhugot doon ng pondo. Pero open naman yung SSSGSIS kasi itong mga agencies na to, yung mga contributions ng mga mamamayang Filipino, talagang ini-invest nila, may tinatawag na investable funds. Kung sila, sabi na paliwanag ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ay magdidesisyon na maganda mag-invest dito through the board, then open sila na mag-invest. Pero hindi yung direktang uhugot po. Huhugot ng pondo para gawing seed money. Yun ang paliwanag ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So sabi rito, the President made the remarks in an interview following his attendance at the 86th anniversary of the GSIS in Pasay City. So sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, that while the government would not use the pension funds for seed money, it was up to them if they wanted to invest in DMIF later on. Balaan niya sila ang magdi-determine yung board. Kung ayaw nila, di okay. Kung nakita nila na maganda yung mag-invest dito para lumago din yung kanilang pondo, then pwede na lang gawin. Yung sasagawa ng deliberations and decision mga kababayan, yung board na ng SSSGSIS. Pero sabi dito mga kababayan, yung GSIS fund tapos SSS, based sa inapproved na version ng Senado, binabawal na nga mga kababayan. Sabi ng paliwanag ni Senate President Migs Subiri, sabi rito, as if President Marcos' statement ran counter to the provisions of the final approved versions of the bill, Subiri said, yes. Sabi rito, the Senate version explicitly prohibits any investment from state pension funds. O di, mas okay nga, mga kababayan. Yung final version kasi po ng Senado na inapprove, hindi pa man nababasa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Isi-send pa lang nga po sa Palacio Malacanang after siyang ma-approve ng Senado and adopted at the same time by the House. Kaya iba yung naging statement ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Anyway, normal po yon kasi hindi pa manabasa ng ating Pangulong Bongbong at kaka-approve pa lang yung final version ng Senado. So sabi rito, voting 911, 19 pala yung boto. Voting 1911, the Senate approved after midnight on Wednesday the bill on third and final reading kasi sinertify siya mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos as urgent bill. Ngayon, yung mga bumoto, kasama sa 19 senators na bumoto po, siyempre yung Senate President, si Subiri, Senate President
pro tempore Loren Ligarda, Senate Majority Leader Joel Villanueva, mga dilawang senator sito dati, mga kababayan, pero nakumbinsi na sila. What? Di ba? And Senators Mark Villar, Cynthia Villar, Alan Peter Cayetano. O, kita niya? Pati si Peter Cayetano. Pia Cayetano. Pero yung mga interpellations po nila during the discussions po. Parang boboto sila ng no. Pero yung pinaka-hardcore nga po, isa sa mga pinaka-hardcore si Coco Pimentel, umalis na lang. Kaya isa lang yung nag-no, mga kababayan, si Risa Ontiveros, si Sunny Angara, Christopher Bongo, Ronald De La Rosa, JB Ejercito, Jingo Estrada, Sherwin Gatsalian, Grace Po, Ramon Revilla Jr., si Rafi Tolfo, Francis Tolentino, and Robin Padilla. Si Deputy Minority Leader Risa Ontiveros voted no. So, nag-iisa na lang siya po. While Senator Nancy Vinay, mga kababayan, nag-abstain siya sa pagboto. Ngayon, si Senate Minority Leader Aquilino Pimentel, who earlier objected to the Government Investment Fund and vowed to block its passage in the Senate, was not around during the voting. Umalis na lang po para parehas lang naman niya yung epekto niya. The President's sister, Senator Amy Marcos, and Senator Francis Escudero were also not at the session when it was time to vote. Wala sila absent. Hindi man po absent. Nandun na sila. Kaya lang, wala sa, ano, sa session hall nang isagawa yung boto. Siguro, iniisip niyo yung mga taong ito, panalo na niya, ano pa. Di ba? Escudero said, he already left because he did not think there would be a vote. Sabi niya, I did not choose. I just could not wait for the voting anymore, paliwanag mga kababayan ni Escudero, pointing out that the effect of a no vote in an abstention were the same. Parehas man lang niya. At yung nag-no, isa man lang. At yung abstain, isa man lang. And kahit halimbawa, di sila boboto, or mag-abstain sila, talo man lang. Di ba? Kasi yung supermajority po, gusto na ipasa. So, ano pa? O ngayon, sabi rito, in the approved Senate version, there was an absolute prohibition. So, naiba yung statement ng ating Pangulo kasi hindi pa man siya nababasa yung final version. Pero, sabi rito, may absolute prohibition against the Government Service Insurance System or GSIS, Social Security System, SSS, the Philippine Health Insurance Corporation, the Overseas Workers Welfare Administration or OWA, the Philippine Veterans Affairs Office, and Pag-ibig, Home Development Fund, from investing in the Maharlika Fund. So yung mga agam-agam po ninyo, nagagamitin, hindi po totoo. Parte na lang po yon ng propaganda ng mga disgruntled na sektor ng ating lipunan. The same group, yung mga dilawan at dilawang DDS at anti-government forces. Di ba? Kasi nga, sabi ko sa inyo, ang intensyon nila, mga kababayan, ay para galitin lang yung mga mamamayang Filipino. Eh, hindi ninyo magagalit yung mga mamamayang Filipino. Kasi lalabas at lalabas ang totoo. O ito nga po ang totoo. Hindi po siya gagamitin. May express provision mismo sa ano, sa batas. So sabi rito, they are also prohibited from giving funds to the Maharlika Fund. So sabi rito, the senators eradicated the line in Section 12 of the bill that Ontiveros and Pimentel said would give the GSIS and SSS the option to invest in the fund. So in-address yung mga concerns ni Ontiveros saka ni Pimentel. Kaya siguro umalis na lang si Pimentel. Wala na siyang rason to object. Ngayon, si Ontiveros,
mga kababayan, talagang ang gusto niya, kahit alisin pa yung option na sinasabi na pwede mag-invest, inalis na nga eh. No pa rin siya. What? Kasi sa totoo lang, talagang ayaw niya ng Maharlika fund. Yun ang linya nila eh. Nagaan niya kasi magtagumpay. Pag nagtagumpay, di wala na silang pagkakataon na magkapoder pa mga kababayan. Iyong direksyon nila, talagang papunta pa rin doon. Diba? Kasi turn off yung mga mamamayang Filipino. O ngayon, si Senator Angara also inserted a provision which provides that the Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines, and other government financial institutions can invest no more than 25% lang of their assets sa Maharlika Fund. May limit din po, mga kababayan. So, sabi po ni Sobiri, the Senate version niya of the bill had more safeguards against potential abuse than the House version. The only senator who voted no, si Ontivero said, the fund would soak up scarce public resources that could be used to address multiple crises niya. So, sabi rito, in announcing the House decision to adopt the Senate version of the bill, albay Congressman Joey Sarte Salceda, chairman of the House Ways and Means Committee, said, as promised niya, the MIF will not touch the GSIS, SSS, PhilHealth, or Pag-ibig. O ngayon, yung DBM po, sinabi ng DBM na yung MIF funding sources niya include the Land Bank of the Philippines, the Development Bank of the Philippines privatization proceeds, the Philippine Amusement and Gaming Corporation, and Banko Sentral ng Pilipinas dividends. The proposed MIF is an independent fund that will be used to invest in strategic and commercial activities po, in a manner designed to promote fiscal stability for economic development and strengthen the top performing GFIs through additional investment platforms. Ibig sabihin, yun mga government financial institutions na dati na nag-invest sa kung saan-saan, yung mga investors talaga yan po, may pagkakataon na sila. May additional na po silang investment platforms. May pupuntahan na po sila na karagdagan na pwedeng puntahan para makapag-invest sila ng kanilang pera. Ayos na. Tingnan na lang natin kung paano tatakbo ang ating Maharlika Investment Fund. Ayun man lang po mga kababayan, baka lang gusto ninyo itong i-try. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mahinan po sa paninigas ng mga kasong-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging siya po. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka gusto lang ninyo itong itry. Nengsha Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Goji Berry. Ang Goji Berry may anti-cancer properties. Ngayon, yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.